Right, so good day mga paps. So today, may panibago ulit tayong product na i-review. This time, isa siyang Bluetooth intercom headset. So yung model niya guys is BTS 2. Hindi yung ano ha, yung sikat. So yun yung model niya, BTS 2. Okay, so bago na lahat. So ang gagawin natin ito guys, i-unbox natin. Then, isa-isa na rin mga features niya. Paano i-operate. Paano mag-connect sa ibang intercom. Then, actual test natin. And syempre, sabihin natin kung ano yung... kung worth it ba o ano ba yung masasabi natin dito sa product na to. Okay? So, simulan natin sa unboxing. So, ito yung box niya guys. So, nga pala, ingat kayo pagbili nito guys. Kasi may mga imitation nito. So, make sure pag bibili kayo, ganito yung box niya. So, para makasigurado kayo, lalagay ko yung product link sa description ng video na ito. Simulan natin. So, ito yung... Bluetooth intercom. Okay. So, save mo natin. Then, may user manual. Then, meron siyang... Yan. Then, may connector. Then, kung gusto nyong i-connect yung cellphone nyo, MP3 yan, pwede. Pwede nyong i-connect ng kahit walang Bluetooth. Direct. Then, Velcro. Ito yung pang-attach doon sa helmet. Tsaka doon sa intercom. So, dalawa siya. So, ito yung sa clip. Para kung gusto nyo iipit sa helmet nyo, pwede rin. May kasamang tools, tsaka yung tornilyo. So, ito yung headset nya, tsaka mic. So, may nakadikit na rin na 3M na adhesive. Velcro din sya. So, ayan. So, mamaya ilagay natin sa helmet. Ituro ko rin paano maglagay sa helmet. Okay, so, wala na. So, isa-isa natin mga features niya. Ano ba yung mga features niya? So, base dito sa box na nakalagay. So, meron siyang MP3 at GPS connection gamit yung to. Pwede nyo i-connect dito. And then, hanggang tatlong rider pwedeng mag-connect. Up to 120 km per hour yung speed na kaya niyang i-handle. So, ibig sabihin lang yan, pag lumagpas ka dyan yung speed mo, maring static na o wala na, umaputol na yung connection nyo. Kung may kaka-intercom ka. Then, water resistant. Merong FM radio, rider to pillion, rider to rider up to 800 to 1000 meters. So, yan. Detest natin yan mga paps. Fits on to all, almost any helmet. Cable input interface. So, yun nga yung cable kanina. Pinakita ko. So, yan. Okay, ngayon sa how to operate na tayo. Okay. So, itong button na to guys. Nakita nyo yan. Yan yung power on, tsaka power off button. Then, yung pairing mode. Ito na rin. Itong button na to. Press and hold nyo lang. Mga 6 seconds. Hanggang sa mag-blink to ng blue tsaka red. Ibig sabihin, no, naka-pairing mode yan. Pag ganyan, Bluetooth lang yan. Bluetooth mode lang yan. O standby mode. Then, sa taas, merong plus tsaka minus sign. So, panghina ng volume, tsaka pang palaas ng volume. Then, pag naka-FM naman kayo, panlipat din ang channel. Yan, itong dalawa na yan. Then, dito sa gilid, merong phone. Then, dito sa gilid, ayan, yung button na yan. Halimbawa, may tumawag sa inyo, pwede nyo sagutin, pindutin nyo lang yan. Then, pag end ng call, pindutin nyo lang ali. Okay, so... ito rin yung function para i-switch nyo sa FM mode. So, double click nyo lang yan. Then, dito sa baba, meron dyan 2.5 mm. Saksakan ng anong jack. Para pag gusto nyo i-connect sa cellphone nyo directly, pwede nyo gamitin yung jack. Hindi na kayo gagamit ng Bluetooth. Pwede rin sa walkie-talkie, tsaka sa GPS. Yan. So, yung next kalapit nya is yung USB Type-C. So, dyan kinoconnect yung headset. And pag i-charge nyo, so dyan nyo rico kung i-charger. Yan. USB Type-C na yan. Okay? So ngayon mga paps, ituro ko paano mag-install sa helmet. So madali lang yung pag-install ito sa helmet. So kunin ko lang yung helmet ko para install natin. So yan mga paps, dito natin siya ilalagay sa luma kong helmet. So para madali, tanggalin natin ito. Yan, tanggalin muna natin. Okay. So, kunin natin yung headset.
Sumundri naman tayo kabit. So ito mga paps, hanapin nyo yung pinakamaikse na wire. Okay? So yung head, yung intercom dito natin nalagay sa gilid. So yung mahabang wire doon sa kabila. Then ito, ito sa malapit. Okay? Then itong mic, sila itong mic na to pang yung half face, open face na helmet. Gawin natin ang paraan para hindi tumama doon sa bibig natin kasi masyado siyang malapad. Oh. Mama, isubo natin. Okay? So sa paglagay nito mga paps, didikit nyo na siya. Meron na siyang sticker na kasama. Tingnan natin. So ayan oh. So dito nyo sa ilalagay mga paps, yung speaker. Dito, so may tapat ng tenga. So ididikit lang natin to. Ganyan. Pato na rin. So ayan. Okay. Then itong mic na ilalagay natin. To medyo mahaba yung mic. So hanapan natin ng area kung saan pwedeng lagay. So naisip ko ipasok dito sa cheek pad para sakto dito siya lalabas. Okay? So ipapasok sa cheek pad para sakto lang yung haba din niya. So ayan. Then itong wire mga paps. So pwede nyong padaanin dito sa may gilid. O kaya naman iikot nyo sa may ulo. Sa taas ng ulo. So importante hindi maasagabal pag sinusuot nyo itong helmet. So dapat walang wire sa naharang-harang, okay? So ayusin ko muna guys, pakita ko sa inyo mamaya. So yung mga paps, nailagay ko na yung headset pati yung microphone. So ginawa ko lang yung isang headset andito sa kabila. Then yung wire pinadaan ko lang na sa gilid dito sa area na to. Okay? So pwede rin padaanin dito sa may bandang taas. So nasa sa inyo yan, depende nga sa inyo kung saan nyo pabadaanin. Kung saan mas madali para sa inyo. Then yung mic nandito rin sa may harap. So inipit ko siya dito sa loob. Yan. Then ito na yung connector para doon sa intercom. Okay? So try natin. So meron kayong dalawang option para i-attach ito sa helmet. Pwede kayong gumamit dito. Yung velcro. Kung gusto nyo madaling matanggal. So gamit kayo nito. Didikit nyo yung isa dito. Then yung isa dito sa intercom. So pag ganyan ang mangyayari dyan. Pero kung gusto nyo ng mas secure, gamitin nyo itong clip. So itong gagamitin ko muna ngayon. So madali lang siya, iipit nyo lang siya sa helmet. Ganyan lang yung mangyayari. Ipapasok nyo lang to. Yan, ganyan lang. Okay, so after nyo mailagay yung clip guys, yung intercom. So, ganyan magiging itsura niya. Yan. Then, pwede niya ilagay itong connector yung headset. So, sasalpak niyo lang siya dito. Yan. Then, ngayon, paano naman siya i-connect sa intercom? So, ito, may intercom tayo dito. So, madali lang pag-connect niyan. Okay. So kailangan nyo lang gawin, so patay muna natin. Naka-open siya. So sa pag-connect ito mga paps, kailangan nyo lang siyang i-pairing mode. Yung pairing mode niya is nandito rin, so may power on. Press and hold nyo lang siya ng 6 seconds. Then doon kabilang intercom, ganoon din, kailangan naka-pairing mode din siya. So on natin. Pag nag-blink siya ng blue tsaka red, ibig sabihin naka-pairing mode yan. So yun, naka-pairing mode na siya. So ito naka-pairing mode na rin. Okay. So kailangan nyong gawin, either ito yung pindutin nyo kapag parehong ganito yung intercom nyo. Then, ayan, kita nyo, nag-ano siya. Then kung iba namang klase, ibang other device, pindutin nyo yung on-only niya o yung pairing mode ng isang beses para mag-connect sila ng dalawa. So gaya yan, nag-connect sila na sila. Pag nawala na yung red, ibig sabihin connected na yan. Okay. Yan, pwede na tayong mag-intercom. Okay, so mga paps, i-actual test na natin itong Bluetooth intercom, itong BTS-02. So, naka-full charge na siya.
So itest natin kung hanggang saan yung kaya niyang maabot. So susubukan natin to gamit tong isang intercom. Okay. Sunod na yan. Pairing. Ha? Pairing mode meron. Pairing mode lang ba? Wala pa. Connected na. Connected na. Oh. Okay. So yung gagawin natin sukatan, itong odometer. So tatakbo tayo ng 100 meters. 200, 300, 400. Kasama putol yung connection. So tinanong ba saan yung kaya niya. Okay? Na natin ang odo natin sa sakpor. So pag nag 5 yan, ibig sabihin nasa 100 meters tayo. Okay, so simulan na natin. Hello. Hello. Marino pa ba? Ah, malinaw pa. So yan, 500 na. Oh, nasa 5 na. So 100 meters na to. Hello, ridig mo ako? Ah, ridig pa. Kaway ka nga, kaway. Eh, ayan, sige. Ah. So yung 100 meters, klaro, malinaw yung dating. So try natin 200. So pagdating sa 6. Okay, so 200 meters. Hello? Hello. So yan, klaro pa. Marino yung dating ko dyan? Ah, rinig pa. Oh, sige. Next, 300 meters. Okay, so 300 meters. Hello? Hello. So malinaw pa yung dating ka? Ah, malinaw, malinaw. Okay, okay, so kaway ka, di ka na makita. Kita mo ba ako? Di na. Di na, no? Eh, di na. Pero malinaw yung dating, yung boses. Ah, malinaw yung boses, malinaw. Parang nag-static na konti. Kasi may, kasi yan, gaya yan yung mga pups. Ah. Pag may mga sasakyan, nag-static. Ah, okay. So palabasin muna natin itong mga sasakyan. So yan, 300 meters na tayo. So lagpas mo ka ng 300. Abante ulit ako. Ah. Okay, so 8. Angat natin ng konti yung 8. Yan, okay. Hello? Hello. Ano, medyo static na? Medyo na. So yun, medyo static na siya. So 400 meters, ito, nag-static na siya. So try pa natin lumayo. Ay, nag-static. Hello? Hello. Yun, dali lang. Hello? Hello. Yan, okay na? Ano, medyo choppy na konti. Choppy na konti, ano? So, 500 meters. Hello? Hello? So, lumapasay tayo 500. Hello? So, wala na. Naharangan na ang sasakyan. Try natin kumanek ulit. So yun, naputol na siya guys. So yung mga pups, yung ano niya, yung range niya more than 400 meters lang. So dito, 500 na tayo. Lagpas pa nga 500, so naputol na yung connection niya. Guro mga estimate ko mga 450 meters yun, yung kaya niya. Okay, so yung mga pups, nasaksihan nyo yung ginawa ng actual test dito sa BTS2 Bluetooth intercom. So ngayon, final thoughts na tayo. So kung gagamitin nyo to as a personal use,
using your cellphone, kukurik nyo dito. So okay na okay siya. Kasi kagandaan nito, meron pa siya ng 2.5 mm na saksakan na pwede mo i-connect sa iyong cellphone. May kasama na siyang jack. Kahit walang Bluetooth, so okay na okay siya. Then yung battery life niya, napakatagal din. Napakakulat ng battery niya. Kahit magdamag mo siyang gamitin, maghapon. So kayang-kaya niya. So sa group ride, kung gagamitin nyo, yung 450 meters sa akin po, okay na yun. Kasi kung mag-ride naman kayo, di ba, hindi ganun kalayo yung mga distance nyo. So for me, okay na yung 450 meters. Then yung pa, yung mayroon siyang FM radio. Then yung quality ng sounds niya, yung speaker niya, yun, napaaganda. Magandang klase yung speaker niya. So kung nagustuhan nyo ito mga paps, lalagay ko sa video description yung link. And of course, don't forget to use yung our coupon code para makabil pa kayo additional discount. So remind ko lang mga paps, kung bibili kayo, make sure na ganito yung box o yung model BTS2. Kasi meron nito, makita nyo sa Shopee, nasa below 1,000 lang. Actually ano lang siya, personal use lang siya. So wala siyang intercom, kaya siya mura. Pero kung gusto nyo maamura, tsaka legit yung makuha nyong item, click nyo lang yung product link sa video description na ito and coupon code para mabili nyo pa yung discount. So hanggang dito lang mga paps, kung nagustuhan nyo itong video natin, don't forget to hit the like button. And kung hindi ka pa na-subscribe yan, subscribe na sa ating channel para ma-update kapag may mga bago tayong videos. Stay safe always and thank you for watching.